At bago sila sumabak sa aksyon bukas kontrang Binil, makakausap natin ngayong gabi ang LPU Pirates led by their assistant coach Jeff Perlas and players na sina Shaq Alanes, PJ Soliman, Adrian Alban, Wilson Baltazar at Tipoy Marata. Guys, good evening. Welcome to Score. Salamat sa pagdalo. Coach, I'll start with you. Although may sakit si Coach Topix ngayon, so ikaw muna ang, ang magtitimon. Kamusta yung transition from last year? Nakwento mo sa akin kanina, Siam ang rookie ninyo. Yes. So kamusta yung pagbubuo ng isang team na ganun kadaming rookie ngayon? Actually, very challenging, especially sa coaching staff. Mm-mm. Kasi after a very disappointing season last year, so nagpahinga lang kami for about a month. Mm-mm. So nag-evaluation na kami mga coaches kung sinong mga carryover namin for the following season. Right. So okay. Talaga we invested on their skills. November 5, I think, nag-start na kami. Mm-hmm. Kasi syempre unlike mga San Beda, Letran, they have all the key players, mga players sila from high school talaga pinupunta. Kami talaga we really have to develop players. Okay. So we invested on their skills. Okay. Well, dun sa mga holdovers, like si Wilson, si Shaq, and si PJ, kayo na yung mga isa sa mga veterano on this year, no? Wilson, sumula ako sa'yo. Paano yung ganung transition na halos kalahati ng team, mga rookie, kamusta yung pakiramdam na nabubuin nyo yung chemistry ng isang buong team na ganun? Kami kahit more on rookie kami ngayon, kasi yung mga rookie namin, alos parang veterano na rin maglaro. Lalo na yung import namin. Right, oo. Laking bagay sa amin nun eh. Tsaka marami din kaming guards na rookie na kaya na talaga maglaro eh. Kaya nilang dalin yung set yung play namin. Mm-hmm. So may kumpiyansa na sila kahit na rookie lang sila. Well, nabanggit mo na yung bago niya import si, nahirapan akong mag-pronounce, Coach. Yung Nzezu? Nzezu, okay. Well, si PJ is isa ka sa mga bigs, although stretch for the room mo. Kamusta yung ganung pakiramdam na meron ka isang solid na, you know, import na maasahan sa loob na, you know, pasulpot-sulpot na tutulong ka na lang sa inside? Paano yung ganun? Siyempre, ganado kasi. Sige lang, okay lang. Sorry. Okay lang. Yung song number mamaya. Yung binibigay na energy sa amin ni Mike talagang malaking bagay. Mm-hmm. Tsaka laking tulong niya sa amin. Mm-hmm. Especially right now, siya na lang yung legit big namin. Mm-hmm. Talagang so with him inside as a legit big, pwede na talagang magkalat-kalat kayo mga shooters. Kaya stretch four nila ng peso mo. So malaking kumpiyansa yun na siya talaga sa loob, no? Well, isa dun sa mga pumupukol sa labas, si Shaq. First of all, pwede kita tanongin. Hindi ko pa natatanong to. Paano ka nagkapangalan ng Shaq? Pakikwento ka. Ayun, kasi yung time na pinanganak ko, okay. Yun. Kasikatan. Kasikatan ni Shaq. Shaquille O'Neal. Okay. Ayun. Idol din ng papa ko yun. Okay. So talaga na sa birth certificate mo, Shaquille. Shaquille. Talaga. So Shaq na ever since. Anyway, pero ang laro mo, Guardia. Okay. So, kamusta naman this year? Isa ka na rin sa mga veterano, fourth year ka na rin. Kamusta yung challenge na iangat din yung game with the rookies at, you know, alam ko solid daw yung core ninyo, pero bench depth ang medyo challenge, yung consistency ninyo. Pero, so paano mo tinutulungan yung mga mas batang player din? Ayun lang, nagtutulungan lang kami lagi. Tapos sa practice, kailangan kasi lagi kaming engage, okay. Lagi kaming focus sa ensayo namin para mabuo yung team namin. Para one goal lang kami, okay. Ayun. Speaking of rookies, may kasama tayong isa sa Siam, si Adrian. Adrian, kamusta? Bilang rookie, bilang isa sa mga Siam na rookie ng team ngayon. At kahit pa paano, sa dami ninyo, inaasahan din kayo mag-contribute. Okay lang kasi lagi ako binibigyan ng kumpiyansa ng coaches ko, yung teammates ko, okay. Lalo yung mga veterano. Okay. So walang walang pakiramdaman na rookie ka lang, huwag ka muna masyadong Okay. So nandun ka agad yung go signal na ibigay mo kaya mo. Okay. And then si Pipoy naman, interestingly, Pipoy Marata. So pamangkin ni Rick, no? I remember him. My gosh, nabubukin tuloy yung edad ko. But anyway, for you, I mean, you know, family of basketball players, kamusta yung pakiramdam na kahit pa paano dinadala mo yung pangalan ng pamilya mo and then playing for Lyceum? Sa akin, parang ano din sa akin na mabigat kasi yung mga tito ko rin naglalaro. So, every time na naglalaro ako, ginagawa ko lang lahat ng best ko para lalo na sa school ko ngayon. Tumutulong ba sila? Sumusubot-subot ba yung mga tito mo na they give you advice and tips rin? Lalo na si Tito Rick. Tito Rick. Cool. Okay. Well, Coach, tomorrow, Binil, ang kalaban nyo, kung hindi ako nagkakamali, wala pa silang panalo. Isa pa silang team in transition, struggling din. You just got your first win last game. So,
paano makakatulong to? How big will it be to have a two-game winning streak finally to start the season? Actually, yung especially sa side ng Binil, very very dangerous silang kalaban. Kasi okay, all of them are very hungry for a win. Eh. Mm-hmm. So even as before heading to the game against JRU, after mm-hmm. three losses na dikit na parang mm-hmm. andun na, panalo na. Uh-huh. So talagang yung determination ng mga players namin nandun. So okay, hopefully, yung panalo namin against JRU maging parang momentum builder okay yun. So hopefully, yung mga practice namin the past few days, talagang we're reminding them, especially Coach Topex, na mm-hmm. not to be contented. Okay. This is just a one win. Eh. Right, exactly. 1-3. It's a long season. Mm-hmm. So just keep on building on your confidence. Mm-hmm. Confidence sila. So hopefully, we can have a run this next very crucial game sa amin. Kasi after mga isa, dalawang panalo ka, mm-hmm. mag-iiba na namin standing. Correct, game. Correct. Well, how does it feel? I mean, 4-14 kayo last year, 9th place. Pero this year, malaki pa rin ang respeto ng iba mga teams sa inyo. Like, I remember talking to Coach Jerry. You played against Arellano, di ba? Yes, eh. Against Mapua. Mapua pala, yeah. Si Coach Ato. At sabi nga niya na, isa sa mga tough games na yan, yes, na kinatakutan din niya. Kamusta yung pakiramdam na amidst the fact na ganun yung record niyo last year, pero malaki ang respeto sa inyo ibang mga teams? Actually, kasi since na nag-start kami rito na Coach Topics, mm-hmm. we really wanted to change the culture here. Okay. So from their studies, mm-hmm. from playing, yung bagay reputation mabago, mm-hmm. paunti-unti. So, yun, lagi nila rin naman sa alin ni Coach na yung 0-3 namin yun, it doesn't reflect kung anong klaseng team right na kaya namin gawin. Okay. So, yung sa Mapua side, kasi during the preseason, tinalo namin sila both games. Right, oh. So, yun na, siguro, na-flatter din kami, nabalitaan namin about dun sa pag-compliment sa amin ni Coach Atoy. Mm-hmm. So, yun lang. So, nagpapasalamat din kami sa mga ibang namin na nagtitiwala mm-hmm. sa amin, especially yung faculties namin in school. As a coaching staff and si Coach Topex rin, kamusta yung adjustment ninyo? I mean, si Coach Topex, interestingly, kasi forever mukhang bata siya. Yes, that's one. Pero veterano na rin. Ang dami niyang pinagdaanan ng coaching teams as well, whether as a head or assistant. Kamusta yung maturity niyo as a coaching staff and trying to, kumbaga, mm-hmm. rebuild itong actually, program? Actually, if you're going to look at the staff, mm-hmm. kung titingnan niyo, parang mukha kami mga rookies. Kasi all of us are parang mga... pero when it comes to experience naman, kasi... Nandun eh. Dami niyan experience. We have Coach Romel who is handling the big man. Right, okay. So, me and Coach Topex mm-hmm. handling the guards. Okay. So, yung experience ko rin dala mm-hmm. from the UAP for okay. the past two seasons with mm-hmm. with NU. So malaking bagay din mm-hmm. yun. So yung with it comes to teaching, baga hindi naman kami nagkukulang. Hindi nakaka-intimidate na lumalaban kayo sa mga PBA legends na yes. nagko-coach iba mga teams? Actually, it's more of a challenge for mm-hmm. us okay. na to prove something na even na mga bago kami sa career na to, mm-hmm. we can compete against them. Okay. So it's all about learning and right. Well, coming from last year's situation and the 9 rookies, medyo challenge to aspire for Final Four. So, anong pinaka-goal ninyo this season to mature this team? Just take it one game at a time. Okay. Eh, nalagyan nyo naman, don't look at the end. Mm-hmm. Just play it by actually, yung just to give you an idea, yung last game namin against JRU, instead of, we play it by quarters. Okay. So as in, per quarter, you're not looking at the result of yes, the game. Yes. Nice. If you lose one quarter, then we have to bounce back the next quarter. So, hopefully, yung ganung namin mentality ng players mm. namin na whatever the score after first quarter, right. second quarter, don't burahin nyo na. Yeah, burahin nyo. Just continue playing. Well, that's a great mindset to have. I've seen, at actually, mas microscopic pa nga yan. I've seen dati nung nag-champion ng Lasal with Coach Juno, sinasabi rin niya, basta daily improvement ang hinahanap niya. Yes. Kung ano man yung score ng game, doesn't care. Yes. Pero for you guys, every quarter, yun ang hinahanap yung improvement. So, yes. That's a good way to start and progress. So good luck sa inyo. Thank you. Especially thank tomorrow, you. Good luck against Binil. So we'll enjoy watching guys compete sa NCAA. Maraming salamat. Thank you. Salamat. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe. Yeah.